feeling and willing. There's more to pity. Jesus felt pity. He was moved with pity. Naawa siya sa taong may ketong. Kaawa-awa kanyang kalagayan. Like you and me, humanly speaking, meron tayong nararamdaman para sa kapwa. Naaawa tayo sa pangangailangan nila. Makalunos naman. But Jesus did not only feel pity for the leper, but Jesus did something. He stretched out his hand, touched him and said, "I do will it, be made clean." It's quite obvious that pity is not enough for miracles to happen. Hindi po sapat ang nararamdaman natin para magkaroon ng milagro. We all feel pity in one way or another. Kawawa ka naman. Makalunos naman. This must be in your heart. This must be something that you feel when you see people in need. But we become used to it. And later on, we can become immune hanggang hindi mo na mararamdaman kasi nasanay ka na. But for Jesus, it was this, to feel, to act, and to will it, to do something about it. There's more to feeling. Maybe it can start with a positive, humane feeling, like pity, compassion, love, and mercy. But it's just the beginning. It should not end that way. Diba may expression sa Pilipino? Ningas kugon, kapampangan, ang gakakumpisa. Why? Parang posporo. Yung unang spark, liwanag-liwanag. Tapos a few seconds, wala na. It dies down. That is feeling. Nararamdaman mo, tapos nawawala. Minsan may isang nanay. Tinatanong niya kanyang anak, "My son, why are you not studying?" Sabi ng anak, "Mami, I don't feel like studying." Di ba hindi naman maganda yung nag-aaral ako tapos hindi ko naman nararamdaman na dapat mag-aaral ako? I don't feel it. Tapos, misang nanay naman tinanong kanyang anak, "Anak, bakit ka hindi nagsisimba? Bakit ka hindi nagdasal?" Sagot ng kanyang anak, the daughter, "Mommy, I don't feel like praying. I don't feel like going to church." And then the mother answered, "Even I, there are times that I do not feel well. There are times that I am sad. There are times that I feel sick or I have a problem, but I still stand up and prepare your food and cook your food, my son, my daughter, because it's not about feeling, it's about commitment. It's about consistency and persistence." Sa palagay nyo, sa pagpapagawa ng ating simbahan, sa pagpapagawa ng malaking simbahan sa Angeles, Holy Rosary Parish, sa pagpapagawa ng malaking simbahan ng Sagrada Familia, which is already being built for more than one century in Barcelona, question, is it only about feelings that build these churches? Nararamdaman lang ba ng mga tao, dapat magkaroon tayo ng simbahan? Feel na feel ko, dapat may simbahan tayo? No. In the everydayness of our life, realistically speaking, kumisan, napapagod din tayo. Kumisan, nasisiraan tayo ng loob. Sometimes we are discouraged. May mga comment pa, tagal naman, di pa natapos. Sino ba yung leader dyan? Bakit papalit-palit yung kisame? Bakit pinalitan pa yung bubong? Bakit ang tagal-tagal?
there could be discouraging feelings, negative manifestations, and yet what build big churches are not only feelings, it is commitment, it is the will. Sino po yung nakatapos ng college? Para makatapos ka ng college, it is not about the feeling. Pag nag-aaral ka na, kumisan may panahon, pagod ka na. Kumisan nagsasawa ka. Kumisan sa totoo, ayaw mo. Gusto mo nang sumuko. Halimbawa kami, para maging pare, it takes 10 years at least. May time na wala kang gana mag-aral. May time na malungkot ka. May time na na-homesick. But these are not reasons for you to give up because your feeling is no longer there. Kaya natapos ka ng pag-aaral. May mga nasa estudyante tayo mag-aaral. You finish your education not because of your feeling. It is because of your will, your willingness, your commitment. Kahit ano pa yung nararamdaman mo, kahit tumisan, masakit na, pagod ka na, inaantok ka na, then your life is not whimsical. Hindi lang depende sa nararamdaman. Oy, tanong ko na lang, baligtad natin. What made your parents support you and sustain you until you graduated and beyond? Ano ang nag-uudyok sa mga magulang mo na patapos ka sa iyong pag-aaral o susuportahan ka hanggang kailangan mo? Hindi lang yung feeling. Kumisan yung magulang nyo, pagod din yan. Puyat din yan, nagkakasakit din yan. Kumisan gusto na rin sumuko. But you know, we build our biggest achievements not because of our feeling. It is far beyond. And miracles happen because we will it. Sabi ni Jesus, He felt pity, naawa siya. Pero hindi natapos sa awa. Walang nangyayari sa awa. Kunyari, may tao na nangangil, kawawa ka naman, naawa ka sa iyo. So what? Hindi naman nabigyan ng pagkain sa awa mo. Hindi naman naghilom dahil sa awa mo. Hindi naman nagkamilagro sa awa mo. It is something that you do. It is about your commitment to help. Ganyan din sa mag-asawa. Magtanong kayo sa mag-asawang matagal ng mag-asawa. Sa palagay nyo, araw-araw, in love sila? Sa palagay nyo, yung mag-asawang matagal na, araw-araw ba, romantic ang feeling nila? No. There are times it's just an ordinary day. You do not feel anything. Kumisan nga, nag-aaway pa nga eh. Kumisan, negative ka eh. But it is not a reason for them to give up. Because it is their will. It is their commitment. It is their consistency to their yes. Kaya nga, pag may kinakasal ako, nakipagkasal na ba kayo? Pag kinakasal kayo, hindi naman tatanong ng pare at sasagot ng kinakasal, do you take this man to be your husband? For better, for worse? Tapos, yes, I feel. Hindi. Hindi. Opo, nararamdaman ko. Hindi man yung sagot eh. Ang sagot, yes, I do. I do, will it. It's just the words of Jesus. I do, will it. Be made clean. Ginugusto ko ito. It is my commitment. It is my not only desire, but my dream of to be fulfilled. Kaya nga po, kung parati tayong humahawak sa nararamdaman natin, malungkot ako, galit ako, nasaktan ako, it's all about feelings. I tell you, your life will be whimsical. It will be about feelings that come and they go. Galit ka, hindi ka galit. Masaya ka, hindi ka masaya.
malungkot ka, hindi ka malungkot. Para bang it does not sustain our life. Jesus had pity. It is not about the feeling of pity. He stretched out His hand. He did something about it. It is willing. I do will it. It is not feeling, but willing. Sakto pa naman, death anniversary po ni Father at Brother Willie, no, Willie Suarez. The word will, no? William, will is my desire, my commitment to say yes and to realize that commitment. Sometimes our passion may die down, but you should not be consistent. We should be consistent even sometimes we don't feel everything as we had it before. May tanong po ako sa inyo. Kung nasa dagat ka, dagat, saan po ang buhay sa dagat? Yung mga isda, saan nabubuhay yung mga isda? Dun sa alon, the waves, ganda-ganda, pwede kang mag-swimming dyan, pwede kang mag-surfboard, pwede kayong may lunch na nakita nyo, pwede kayong mag-sports dyan. Hindi doon nabubuhay yung mga isda. It is not that wonderful waves that come, they go, up and down, rolling waves. Hindi doon nabubuhay yung mga isda. Nabubuhay yung mga isda doon sa ilalim, where there is quiet, there is tranquility, and there is stillness. Tahimik, mapayapa, and it is consistent. Doon nabubuhay, lumalaki, dumaraming mga isda. Hindi po nagdidepende sa alon. And I could see yung alon, that is the feeling. Low tide, high tide. Big waves, small waves. But that is not where life is sustained. Those are just feelings. Though they are important, yes. But the truth is, even our life, our relationship, our desire to achieve is deep down there. Hindi man nakikita, hindi man napapansin. Pero doon, where life really thrives and sustains. Maging mas malalim sana tayo sa buhay natin. Hindi lang sa kababawan ng the beach life that is not sustainable, na parating iba-ibang nararamdaman ang tunay na buhay ng tao Kristiyano ay kamukha ni Jesus. He will continue to love us even when He was abandoned, even when His disciples were not with Him. Yung malahat ng mga taong tinulungan niya, pinakain, pinaghilom, iniwanan siya, and He was carrying His cross. Jesus was not feeling well. It must be very painful for Him. And yet He did not let go and did not give up. It's commitment. It is will. Thy will be done on earth as it is in heaven. Let this be our news. Let this be our invitation to our life. May God bless you with your will. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray.